Yun o. Itik farm. May kagilas. Sa hektarya yan. Yan. Mga kagilas, magbabawas tayo ng itik. Ang daming lalaki. Magtira lang tayo ng isang barako. Papakita ko na rin sa inyo kung paano kami mag-adobo ng itik. Yan. Meron tayong bigas dito. Yan. Sasahurin natin yung dugo. Yun o. Ganyan kami mag-adobo rito. Kasama yung dugo. Napakasarap niyan, mga kagilas. Ayan, mainit na yung ating tubig. Didressing ko na yung ating itik. Ako na rin magbabalahibo dyan. Papahirapan lang tayo nito kasi lugon. Bata pa to eh. Mahirap dressin. Kaya gagamitan natin ng suplete para masimot yung mga balahibong maliliit. Para flawless. Yun. Pwede nyo naman gamitan ng chani yan kung wala kayong suplete. Kaya lang, pag nakita ka ng nanay mo, baka batukan ka pa. Yan, joke lang o. Yan, matatad na natin yung ating itik, no? Lagyan natin ng asin, tanglad, tapos laurel. Palambutin lang natin yan. Kita nyo, taba talaga. Parang karne ng baboy. Tapan natin yan, may hinang apoy. Yan. Makalipas ang ilang minuto, ito na yan. Luto na mga kagilas. Separate na natin yan. Hiwalay natin yung laman. Yung sauce itabi natin kasi ay yung sabaw pala. Gagamitin natin yan mamaya. Ayan, mag-aadobo na tayo mga kagilas. Magsisimula tayo sa pag-init ng kawali. Lagyan ng mantika. Yan. Igisa ang bawang at sibuyas. Yun. Hindi natin masyadong tustahin, no? Medyo mahilaw-hilaw lang para strong yung flavor. Yun, no? Yan. Kasi maglalagay naman tayo ng fried garlic mamaya. Ilagay na natin yung itik. Yan. Gisa-gisa natin. Timplahan na rin natin yan ng toyo para mas mabango. Mas lumalabas kasi yung amoy ng toyo mga kagilas kapag nagigisa na rin. Nai-stir siya. Napakabango. Ngayon ilagay na natin yung sili natin. Dalawang klase yan. Siling haba saka siling labuyo. Templahan natin ng paminta, bechin, magic sarap. Yan. Depende sa inyo mga kagilas kung anong available na pampalasa nyo dyan. Oh. Ngayon ito naman ang ating bigas saka dugo. Yan. Parang pizza na. Oh. Namuuna kasi yan. Ilalagay na natin yan. Isabay na natin sa pagluto kasi hilaw na bigas yan. Eh. Yan. Kailangan maano na yan. Maluto na rin siya. Yan. Buhusan natin dyan sa ibabaw. Tapos yung pinaglagaan natin kanina mga kagilas, ito na yon. Isasabaw na natin. Yun. Andyan na yung lasa niyan. Pati yung tanglad. Takpan natin para maluto na rin yung dugo. Yan. Medyo luto na to, no? Pero hindi pa totaling luto. Yan. Makikita nyo yung bigas ano pa eh. Buo-buo pa. Bigas pa rin. Yan. Yan. Lagay na natin yung suka mga kagilas. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo ng masim-asim na adobo o tama lang. Nasa inyo na yan. Ngayon ito yung ano mga kagilas, isa sa magpapasarap dyan. Daon ng sili. Yan. Nakupo talaga naman. Halos yung dugo na lang aantayin natin maluto dito mga kagilas kasi nailaga na natin to. Pero hindi naman lutong-luto yung kanina kasi pag nasobra ng laga, baka naman madurog. Tatantyahin nyo lang. Yan. Naglagay tayo ng fried garlic para mas lalong bumango. Ayan. Sarap. Halos ready na to mga kagilas. Oh. Ang taba talaga ng itik. Oh. Ayan, nagmamantika. Pwede nyo naman tanggalin yan mga kagilas. Hindi ko naman sinabing kainin nyo pati mantika. Yan. Separate nyo yan kasi normal lang na magmamantika yan. Adobong pinatuyo to. Yan. Lalo itik yung ginamit nyo. Talagang mataba-taba yan. Eh. Yun. Naku, try nyo to mga kagilas. Oh. Adobong Bulacan. Kasama yung dugo. Ginagawa namin to sa Sinampalukan. Yan. Tinola. Yan. Nilalahok namin yung dugo. Try nyo din mga kagilas. Baka magustuhan nyo. Thanks for watching po. Hanggang sa muli.